First year high school na babaeng estudyante, 16 na taong gulang. Sinampal ng kanyang 41 guro na lalaki. Nangyari ang insidente sa Himeji, Hyogo Prefecture, Japan, ng Himeji International School. Ang dalaga ay nahirapang buksan ang kanyang bibig mula nang mangyari ang pag-atake at na-diagnose na may traumatic trismus na mangangailangan ng isang buwan upang ganap na gumaling. Sinampal ang estudyante ng kanyang softball club na Guro nang malaman na nakalimutan dalhin ang jersey nito. Nagalit umano ang Guro nang malaman ng ina ang insidente. Ayon sa ina, sinabihan daw ang anak nito na sasampalin at ito nga ay sinampal sa harap ng maraming pang-estudyante. Sinabihan pa raw itong, "Umuwi ka na, hindi ka namin kailangan." Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy ng Guro ang paghampas sa estudyante na sinasabing, "Sobrang pinagsisisihan mo ba ang iyong ginawa?" At sinipa siya sa puwetan at tinamaan ng ulo. Mula noon ay hindi na umano nakakapag-aral ang dalaga dahil sa mental shock. Sinabi ng Principal Masahiko Suruga sa isang press conference, "Hinding-hindi ito dapat mangyari at humihingi kami ng paumanhin. Tutugunan din nila ang pangangailangan ng estudyante at gagawa ng hakbang para hindi na maulit ang pangyayari." Ang paaralan ay naglalayo na dalhin ang kaso sa isang komite ng pagdidisiplina. Ang pisikal na parusa ay nahayag matapos ang ina ng mag-aaral ay humiling ng pakikipagpulong sa Guro. Ang Guro naman ay humingi ng kapatawaran at hindi tinanggi ang kasalanan. Mula noon inutusan ng paaralan na manatili na lang muna sa bahay ang Guro. Matapos tanungin ang iba pang miyembro ng club, ang pagmamalupit ay paulit-ulit na pala. Sa isang pulong noong Oktubre 1, kasama ang mga magulang, maliwanag na nagkomento ang isa sa mga dumalo. "Nagulat ang aking anak na babae nang marinig ang Guro na nagsasabi ng mga bagay na tila nagpapababa sa mga estudyante ng kanyang sariling paaralan. Plano ng paaralan na siya sa atin kung ang Guro ay may pananagutan para sa anumang iba pang hindi naaangkop na pananalita o pag-ugali."